Hey guys, we have finally arrived at Lasmitan. So it's 9:40 and it was so tiring ha. Sobrang haba at medyo malayo siya, but hopefully fingers crossed na may waves. So yeah, we'll just see. Medyo napagod na ako, but this is life, this is traveling, this is Patrick Torres, ang yung lakwachero. So this is the entrance, 65 pesos, plus may free na, jeep, plus sapatos, oh my god. Okay. Hey guys! Time check, it's 5:30 and guess where am I? Nasa hotel. I mean, it's not that hotel. It's inn, like yung ganun. Parang rest house or something like that. Yeah. So, kasi nga, naabutan ako ng ulan. Hindi ako nag-vlog guys as in kasi I was so emotionally drained earlier. Kasi madaming iniisip. Basta may na-miss ako, and basta parang ano lang, kasi na medyo na-bored din ako kasi puros kasi yung sinasabi ko, ano ba? Yun. So medyo na-bored ako doon sa kantilan kasi yung island hopping nila is 1,500 ata. Hindi pa sure kasi nag-check ako. And then, sinabi na kailangan daw whole boat, wala daw ano, walang magtutour na makikijoin lang, so dapat isang boat, isang pag yung grupo mo sa so isang boat lang kayo or dalawang boat ganun. Ako kasi ako lang mag-isa, so I have to pay the whole boat, which is sabi ng iba 3,000 and then ganun. And also I don't like the beach ha sa kantilan. Kasi ano siya eh, black yung, hindi siya white sand, pero kung sa island ka pupunta, I'm sure maganda naman. But kasi nga, na-board ako, so nagstay ako ng isang oras or more than, or like nearly 2 hours before ako nakapag-decide na pumunta na lang ng next town. But na-push through ko yung Clover, so andito ako sa Clover, ang nangyari, naaabutan ako ng ulan, like half an hour na lang na dapat nasa Clover na ako. So lumakas yung ulan, so pasa ako. And also, yung rain cover ko, sorry, I look so mess. Yan, yung dalawang cover ko, hindi sila, I don't know kung, I mean, nag-protect naman sila, but kasi nga may mga leaking, kasi hindi siya totaling buong bag na covered nila. So ayun, basa yung damit ko. And kasi nga, medyo nakapag prepared ako. Yan, may ano tayo, may roof, may tali tayo dito. Kahit yung ano, yung duyan ko, basta yung hammock, even the hammock, the pillow, another stuff. So ayan, basa siya and now I'm drying them. Sana ma-dry sila para hindi siya mangamoy. And yan. Nagtaka ako kasi dalawa yung bed. Dapat isa lang. But sabi nila ate, ganito daw lahat ng rooms. And then, pero which is okay naman kasi makakalatag ako ng mga gamit ko. And then yung TV, yun, sobrang liit. Yan. Tapos may bathroom siya. I actually paid 800 pesos for this. So may toilet, may bathroom. Then, may aircon, may TV ng maliit, dalawang bed. Which is fine, okay lang siya. Kasi may wifi. And I also have to charge my phone. Kasi yung previous accommodation ko or yung area ko sa Cagwite, hindi ako nag-charge ng phone at ng power bank ko. So, I need to charge all my electronics. And
lalabas ako mamaya kasi magdi-dinner. So yun lang siya, and oh, what a day. I look so messed talaga kasi stress ako. But anyway, let's just enjoy and I'll see you tomorrow, guys, sa ating fifth day ng pagta-travel. Bye! Yay, guys! Good morning! Oh my god, you're moist. So, it's good morning. So, time check at 6 a.m. And, nandito ako sa Riblon Pension House, Glover. So, chikahan muna tayo kasi kahapon. Hindi na ako nag-vlog kasi I was so stressed. Medyo na-stress ako sa ulan kasi sobrang lakas ng ulan and nabasang-basa talaga ako. Lahat ng gamit ko super basa. Kahapon dumaan ako sa pinaka-grabe na daan sa lahat ng grabe. Kasi yun yung pinaka, yun yung tinatawag nilang 90 o 90 na road, 90 road. Super, super grabe. Tapos buti lang hindi ako doon nabutan kasi wala masyadong shelter. Kasi ano siya eh, mining site nila ata yun. Basta sobrang dami din. Ayan, luckily, I'm so happy na umaraw naman. And magbe-breakfast ako and I'm going to have coffee as well. Yung leftover ko kahapon, yung kagabi yung kakainin ko. Yung chicken barbecue. Yan. I don't need to eat rice na kasi, I mean, I will eat this leftover kasi I don't want to waste any food. So, yan, nahugasan ko na rin yung lutuan. And that's their town. So, time check, it's 8:15 and ayan, nabalik ko na siya and na-fix ko na. Yan. So, wala na. Check lang natin every single of the bed. So, ayan, wala. So, we're getting ready to move to another destination. So, I think pupunta tayo ng Placer. Dadaan lang tayo ng Placer and then we will go to Taganaan. Taganaan. Something. Hindi ko mabigkas. Taganaan. Taganaan. Yeah. So, pumunta tayo doon. And then after that, we might be staying sa Surigao City. And I will be meeting some of my sort of friends. Kasi na-meet ko sila nung nag-travel ako from Nasipit to Bohol. Nung na-stranded yung boat. And then, magkikita kami ata kung hindi sila busy tonight. So, if maka-check-in ako doon sa Surigao, sana nga, fingers crossed na makaabot ako ng Surigao City. Nang hindi pa madilim, tapos makapag-check-in ako doon sa mga lodge nila or inn or penthouse, anything na accommodation. And then after that, we will be hanging around with them. I will be hanging out with them. And yeah, yun lang siya. And I'm just getting ready, sorted. And mag-aayos muna ako and then we will go na. So hopefully, hindi na masyado mahirap yung daan papuntang Surigao City kasi doon sa Pantilan, Hayang Gabon Port, doon papunta doon, super grabe siya yung daan talaga. Hindi ka ganahan mag-travel, parang ganun, but the scenery was so nice. Sobrang ganda, guys, as in. Though yung mountain nga medyo na nasira kasi nagma-mining nga. Yun yung source of parang big business dito sa Surigao City. Sa Clever pala. Sorry. So but anyway, without further ado, let's just go.